Hi guys, welcome to my vlog. It's me, smiling face slash girl ngiti. So for today's video, pag-uusapan natin kung paano ako pumayat. So yun na nga, nakita nyo yung before ko, diba? Napakalaki kong bulas. Biruin nyo yun, napakatakaw kong tao that time. What? What the fuck? When I was grade 11 and 12, doon na talaga nag-umpisa ang pagtaba ko. Kain dito, kain doon, lahat kinakainan ko. Para mabusog lang ako at oras-oras walang palayat, wala pang 30 minutes, kain na naman. Then year 2018, lumiit ang katawan ko from 60 kilos to 53 kilos. Kaya naging 53 kilos na lang ang timbang ko noon kasi nakapagtrabaho ako noon sa isang kantin. Na kung saan ang mga ginagawa lang ay magtinda, magwalis-walis, edi yung katawan ko natagtag kasi super taba nga rati. Sa pagpasok ko ng college, expected ko na yung timbang ko ay tataasan naman ng 53+. So it means lumaki na naman po ako noon. Sa college kasi, once na vacant ka, dapat kumain ka. So, yun ang ginawa ko. Kumain ako ng madami. Kaya ganun kalaki ako no. Maidagdag ko lang guys ha. Hindi po ako nagbawas ng timbang para magpa-sexy. Nagbawas po ako ng timbang para maging healthy. At the age of 19 years old, hindi po maganda ang pressure ng dugo ko. Umaabot po sa 140 ang over. Ang unang exercise na sinage ko ay yung kay Chloe Ting na kung saan super effective talaga siya. Bago ako magbigay ng tips, disclaimer lang guys ha, I'm not the expert dietitian. Una sa lahat, magkakaiba po tayo ng shape ng katawan or maaaring yung mga ginagawa ko ay hindi mag-progress sa inyo or yung ginagawa nyo ay maaaring hindi rin mag-progress sa akin. Okay, tip number one, discipline yourself, especially sa mga kinakain mo during na nagpapapayat ka. Tip number 2, iwasan ang mga matatamis na inumin, kagaya na lang ng soft drinks, juice, at marami pang iba. Hanggat maaari, kung kaya mo ng tubig lang, magtubig ka para mas healthy. Tip number 3, samahan mo na din na exercise kahit 30 minutes ka magpapawis. Para ma-burn lahat ng calories sa ating katawan. And for my last tip, bawasan mo ang kain ng kanin mo. Kung dati, gabundok ka kumain, ngayon, mas gawin mong 1 cup of rice na lang a day para mas maging healthy ka.
So, ayun na nga guys, doon na nagtatapos ang aking kwento. Sana may natutunan kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Comment down below para sa ating another videos. Bye everyone!